saw him all alone on a road to death and untold agony. Just for me he suffered. Oh, what a price to pay. Magandang umaga po sa ating lahat. Araw na po itong lang, araw na po ngayon ng Lunes. June 14 na po tayo 2021 at malapit na pong magkalahati ang buwan ng Hunyo. Sa ating mga ka-insiders sa umagang ito, magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po ang ating weekend? I hope and pray na kung pwede lamang makasimba, nakasimba po kayo. At dito sa amin, kahit konti lang po kasi 10% lang po, but still tuloy-tuloy pa rin po ang ating ginagawa at may online din po kami, no? Sinasabay namin yan sa online. So sana po yung mga ating mga kapatid dyan, ang ating mga ka-insiders sa umagang ito, magandang umaga sa inyong lahat po. Good morning kay Ma'am Juseline Magayon dyan po sa Panabo City sa Davao del Norte. First owner palagi ito. Siguro pag mag 2 years na mag-anniversary tayo muli, atin bilangin yung mga first owner natin, di ba? At bigyan natin ng isang malakas na palakpakan ng ating mga first owners minsan. At si Ma'am Jocelyn Magayon, palaging first owner po yan. Ang ibig sabihin nun, talagang sinusundan at sinasamahan po tayo dyan. So sa Magayon family, magandang umaga po sa inyo lahat dyan. Kay Sir Julius Induyon, dyan naman po sa Lingig. Maayong buntag dala sa inyo, sir, to the Induyon family, to Mama Jinky, and to your kids, and to all the brethren po ng Lingig Fundamental Baptist Church. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan. And also to Pastor Joseph Delfino Apostol, dyan naman po sa Dasmariñas, Cavite. Magandang umaga po, kasama naman si Sister Alma dyan at ang ating mga kapatid po dyan sa Dasmariñas, Cavite. Okay, so kumustang panahon dyan? Dito sa Davao City, talagang lumalabas na si Haring Araw kahapon. Kagabi lang ata hindi umuulan. At sa okay naman, no? At salamat kahapon na naka-church and then naka-children's ministry kami ng hapon. At muli, salamat sa Panginoon po. And also to Manang Nining Balsomo Latorilla, magandang umaga po. Maayong aga sa mga taga-Bacolod. And thank you so much for joining us. Unsa ning Crown of Glory bakot nya? Yeah? Ano kanta to, whatever, no? And also to Ma'am sino pa bang na dito na saglit ha? Si Ma'am Sally Edem, magandang umaga po o magandang gabi. Diyan na po sa Toronto, Canada. Mayong gabi sa imo dira, Sister Sally Edem. And also to Ma'am Jinky Induyon, magandang umaga po sa inyong lahat dyan, no? So sa ating mga ka-insiders, muli at nakakamiss, no? Isang araw tayo hindi nagkikita and yet para bang matagal na. O, ganun talaga, basta ano na. Palaging sinasamahan niyo ako. So good morning po. Akong prize sa second anniversary. Okay. Crown of Glory. Wow. Sa langit naman na, oy.
Sa langit naman na nato, kuhaon ka ng mga crown of glory. And also to Jolly Balsomo, maayong aga man sa inyo dira sa Bacolod City. Sa kay Janjan, kumusta si Janjan? Maayong aga sa inyo dyan. Kay Manong Jerry, maayong aga man. At sa kay Manang Noli, maayong aga man sa inyo tanan. And also to the Tabuhara family, no? Kay Sister Daisy Tabuhara, at sa kay Brother Frederick and all the kids. Good morning po sa inyo dyan sa Semarara Island. God bless you po. Yes, si Mama, si Ma'am Zali Idem, naka-greet na po siya, naka-comment na po. So sa ating mga ka-insiders po, not just to like or whatever, but pwede po kayong mag-ano na, pwede po kayong tawag nito, mag-comment, no, para mabasa natin. Kasi minsan, pag nalalikes, hindi ko makikita. So minsan, hindi ko din mag-greet, no? So good morning sa inyo lahat dyan. Paki-greet po ng happy birthday sa kay Mimi Tolentino. Yes, kahapon ata si Brother Jed, di ba? Nag-greeted ako sa kanya eh. Ayun ko lang kung napansin niya. But happy birthday po sa kay Mimi Tolentino. And then I think belated happy birthday sa kay Brother Jed Mangana dyan naman po sa Semirara Island sa ating mga kapatid dyan. The Coronel family, good morning din po sa inyo dyan. And also to Pastor Kapagi, good morning din po sa inyo lahat dyan. And ating mga believers po dyan, now continue shining dyan po sa isla ng Semirara sa Kaluya Antique. Okay, and also to my Maninoy Felix, Engineer Felix Oxenia Jr. and to Maninoy Luz, maayong agagid sa inyo dira sa Bacolod City. God bless you po and thank you for joining us this morning. Okay, so sino ba bang nandito ngayon? Para babatiin naman po natin sila. Okay, si Pastor Dimi Libuon in Chiero, maayong aga dala sa inyo sa Guimaras. Pastor, kumusta ang sitwasyon sa Guimaras? And to your family, kagang aton mga kauturan din na, dira, no? Maayong aga sa mga Magallanes family. No, good morning gid sa inyo tanan dira, no? Kag ang ginogin magapakamaayo sa inyo. So, tuloy-tuloy po tayo kay Pastor Alan Lauresta sa Dinandan, sa Hinigaran. Maayong aga sa imo, Pastor. Upod sa imo dira pamilya, kagang imong guwapang asawa. Good morning, Pastor. At salamat nga naka-join ka mo dira sa aton nga 30th anniversary sa aton eskwelahan dira sa Bulubitoon. So maayong aga kita na dira sa aton mga faculty and staff, sa mga estudyante, sa Fellowship Baptist Seminary nato, no? Negros Fellowship Baptist Seminary sa Bulubitoon, sa Hinigaran. Good morning po kay Pastor Magaso, kagang iyang pamilya, kay Ma'am Banshee, sa kay Pastor Duming Mata, maing agaman na upod sa imo dira asawa, Pastor, kag imo pamilya. And then to Pastor Vidal, maing agaman, and all the mga estudyante nato, no? Si Manong Tuto, na madumduma ko si Manong Tuto kay kanamit ina siya magluto dira sa aton seminary. So God bless you po. And ang inugin mag-aupod sa inyo, no, to the entire family dira sa Guimaras Island, maayong agagid sa inyo tanan dira. God bless you po. At sino pa bang nandito before tayo magpatugtog ng ating awitin sa umagang ito, na babatiin po natin, no? At okay. Para makikita natin kung sino nandito. Kahit mga lalikes, basahin natin daw. Okay, to Francis G. Chispa. Wow, ako ni Hena Blos, kumusta ka na? And then to Pastor Alan, kay Pastor Dimi, kay Pastor Tutong Parts, sang tawag siya na, sang Sinabuagan sa Balitsa City, Tongs. Doy may bundag to Sir J. Maridable, ang kababago pa lang ng nag-birthday girl noong Independence Day ng Pilipinas. Si CJ nag-celebrate man sang iya ika-21st birthday. So to CJ, happy birthday. Yes, to my BMW na nasa labas, good morning din po. At sa kay Connie Hobak Roberts, magandang umaga po. From where is Ma'am Connie Hobak Roberts? God bless you po. And also to Ma'am Noemi Fernandez, dyan naman po sa Iloilo City, good morning po sa inyo dala, dira, no? And also to
Ma'am Jovelyn Kilat Forones, magandang umaga po sa inyo dyan sa Palawan naman. Okay, so sino pa ba ang nandito na hindi natin nag-greet? At least nag-greet na po natin sila lahat. So, pakinggan muna natin ang awiting ito na isa sa mga paborito po ko po ito na kanta, yung Amazing Grace Medley. Okay. Pakinggan mo natin ito. Tumanang Noli Balsomo, good morning din po. Tumanang Noli, good morning. Balsomo, anto Ma'am Lonaini Stanislao sa Iloilo City. Mayong agagad sa inyo, dragon, no? Amazing medley. Some pointless road.
Yes, hallelujah. Ganun po yun ang amazing. Minsan nalilito kasi ako, minsan kasi may nag-amazes na tinitingnan ko muna. So what a blessing now this morning na makikita po natin kung paano ang Panginoon magbigay ng biyaya po sa atin. Ang biyaya at ang awa ng Panginoon na binigay niya po sa atin sa araw-araw. Now we are not supposed to receive that, di ba? Sino ka ba? Sino ba ako na deserving sa grasya at ang awa ng Panginoon? Kaya nga tinatawag siya na grasya at awa kasi binigbigay po yan sa hindi deserving. Hindi supposed to be sa atin because we are sinners, we are disobedient, we are hard-hearted, we are hard-hearted, di ba? Pero Panginoon talagang sa kanyang mga promesa sa atin, sabi nga po ni Ma'am Jocelyn Magayon, all enablement is God's grace. Hallelujah! Tama po yun. Kung ano man po ang nangyayari sa buhay natin, huwag mong kalimutan, it is not you, but it was God. Kung ano man mga achievement mo sa buhay mo, because God is faithful. Kung ano man ang mga kapalpakan sa buhay na nangyayari sa atin, that is because of us. Kasi po, hindi pumapalpak ng Diyos. Hindi siya nagkakamali. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon that in spite of our imperfection, we have a perfect God whom we could rely on. Hallelujah. To Ma'am Roselyn Bagi, magandang umaga po at sa atin din pong diyan po sa Magsaysay, no? Sa Bagi family, God bless you po. And also to Brother Jed Mangana, belated happy birthday. Belated ba bro or ngayon ang birthday mo? Okay, no? And thank you so much to Ma'am to Ate Noli of Balsomo da sa Bacolod City, mayong aga gid sa inyong tanan. And also to my ihado, Brian Cansancio, Pastor Brian. At saka si Ihada rin Cansancio at ang kanilang baby naman. Good morning po sa inyo dyan sa Rosario, sa Agusan del Norte. Del Norte ba ang Rosario? And also to my amigo diha, no? Si Pastor Elijah Amor. And to his family, God bless you din po sa inyong lahat. And also to my friend, Pastor Richard Santonia. Good morning din po. And also to Pastor Dapar. Good morning din po. And also to Ihada Gina. Let us pray for those who've been affected sa COVID, no? Nag-chat kami kanina ni Pastor Dapar kasi nga ang kanyang wife, may ihada si ihada Gina, medyo natamaan siya ng COVID, no? At I think nasa Rivera sila ngayon diyan sa Tago, sa Panabo, and maybe ilipat siya mga mamaya doon sa Tagum, doon sa regional. Sabi ko pa nga sa kanya, it is okay lang na i-mention ko sa prayer ang pangalan ni Ihada. At ang sabi niya, okay lang yun, no? Ninong. Sabi ko nga, mas okay at least marami din ang mag-pray sa kanya. So, keep on! To the Far Family, don't panic, di ba? Tayo po, yung mga naapekto ng COVID, huwag tayong mag-panic kasi ang Diyos natin ay mas powerful pa sa COVID. Di ba? Ang aking din friend doon, sila ni Kuya Ting Tubal na doon sa Luwakan Baptist Church member po na taga Davao din po, dalawa sila ng kanyang anak ang natamaan din po ng COVID. To Kuya Ting, to Ate Nes sa Tubal, dyan po sa Luwakan, Baguio City, praying for you. Don't worry, God is there, no? Huwag tayong magpanic sa mga ano na pero nakakalungkot. And also to Sister to Ma'am Zeni Zigundo dyan po sa Macau, maayong aga sa imo dira. Padayon, halong kagidra. And also to Pinky Iligan. Wow, nandito na po siya ngayon. Isa sa mga member po ng Lingig Food Battle Baptist Church. Thank you for joining us this morning. Sa kay Pinky, God bless you. And to all your family there sa Lingig, God bless you. No? Sa inyo, tas thank you. Salamat yun sa inyo nga pag-join sa ato this morning. Tuloy-tuloy po tayo sa ating awitin. And after that, pasalamat tayo sa prayer. No? At ito, God's words, saglita. Okay, ito muna ang to rescue a sinner like me. Yan pong ating pakinggan sa umagang ito. Muli po ha, good morning sa kay Pinky.
A sinner like me. Stand on his throne and his kingdom above to rescue a sinner like me. So limited that I cannot see the reason he died and arose just for me. So unworthy was I, yet he gave willingly to rescue a sinner like me. Rescue a sinner like me, Lord, to rescue the sinner like me. He abandoned his throne and his kingdom above to rescue a sinner like me. Rescue a sinner as worthless as I, and he gave me a reason to sing. It's so hard to believe, but it happened to me. Hallelujah to Jesus, my King, my King. Rescue a sinner like me, Lord, to rescue a sinner like me. He abandoned his throne and his kingdom above to rescue a sinner like me. To rescue a sinner like me. A sinner like me. A sinner like me. Yes, hallelujah to that message of the song, di ba? Ganun po ang ating situation before. Katawa po ko sa inyo ni Sir Julius. Ay, ganda naman ng blending, Pastor. Ang sa akin na, ang sa ako ato, Sir Julius, ang ding lang. Siya ang blend. But I like the message of the song. No, minsan makaiyak ka because of that. And also to Mimi Bakumo, magandang umaga din po sa inyo dyan sa Panay Island. May aga dara sa inyo, no? So to Pastor Renan Manyugi Diritso, dyan po sa Batangas. Pastor, magandang umaga po. God bless you din po sa inyo dyan. At what a wonderful morning sa atin, di ba? To rescue a sinner like me.
Walang pwedeng mag-rescue po, ang Panginoong Hesukristo lang. Kahit sino ka mang bilyonaryo sa mundong ito, you cannot rescue, you cannot save a lost soul. Baka ikaw nga mismo dapat din i-rescue, di ba? Because it is only the Lord Jesus Christ. That is why He came into this world 2,000 years ago to give His life. And His blood was shed because para mahugasan po ang ating mga kasalanan. Yan po nagawa ng ating Panginoong Hesukristo, di ba? So kapatid, pasalamatan natin ng Panginoon sa umagang ito. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa bagong umaga, sa mga bagong oportunidad na ibibigay mo sa amin sa araw na ito. Lord, gabayan mo po kami, samahan mo kami, Panginoon, kasama ng aming mga insiders sa umagang ito. Lord, I pray that Your name will be glorified in what we are doing. Lord, sana po ang salita mo ay makarating sa mga puso at sa mga pangdingig ng bawat isa. Salamat po na nandiyan ikaw palagi, Panginoon. Salamat sa biyayang binigay mo po sa amin. At mo, salamat po sa pagpatawad mo po sa amin sa aming mga kasalanan. At salamat din, Panginoon, sa biyayang natatanggap namin at ikaw yun, Panginoon. You are the best gift. You are the best blessing that we receive in this life of ours. Lord, thank you so much that in spite of our mistakes, in spite of our sins that we commit against Thee, Thou art faithful to forgive us. Lord, bless us. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, sino ba bang nandito ngayon na pwede nating babatiin sa ating mga nagla-likes, no? Okay, si Brother Nelson Nazarino, magandang umaga din po sa inyo dyan. And also to Grace Amatorio, Grace Baldosa Amatorio Notarte, and to Father Ferdinand Notarte dyan po sa Bindoy, Negros Oriental, maayong buntag yun sa inyo tanan din na, no? And also to Thesa Idem sa Capiz Samantes, magandang umaga po sa inyo dyan, kasama yung baby mo dyan, no? God bless you po sa Idem family dyan po sa Capiz. Yes, sino ba bang nandito na hindi natin na nagigreet, no? So muli po, magandang umaga po sa ating lahat. At sino pa ba? Greet na natin lahat ito, no? So, tuloy-tuloy natin si Pastor Charlie Notarte dyan po sa Gisad sa Baguio City. Magandang umaga po sa inyo, Pastor. We keep on praying for you and also to Ate Beth. God bless you po. And also to Pastor Kerwin Espero dyan naman po sa Mangagoy Fundamental Baptist Church sa Bislig sa Surigao del Sur. Maayong bundag dira sa imo, Pastor Kerwin, and also to Ma'am Carol. At nakakulungkot, no, na nabalitaan ko, I think that was kahapon, the early morning, nakausap ko po ang wife ni Brother Darwin Tan, no? Classmate ito nila ni Pastor Kerwin, my wife, and then ni Carol doon po sa Doon. At no more pain, no, to awing ang tawag namin sa kanya, no, kagawad siya ng nabunturan sa Davao de Oro, no, to Sweet and to Kim, God is your comfort, no? At isang kaibigan ito at ang kasama ko po sa Bible school. At kahit hindi po siya nagtapos doon, pero ginamit po siya bilang nagsiserve bilang isang deacon dyan sa Nabunturan Fundamental Baptist Church. Lumipat sila sa isang simbahan, no? At to the Tan family dyan po sa Nabunturan, God bless you po and congratulations. Yan, tayo mga anak ng Diyos, pag mayroon pong kinuha na ni Lord ang ating greetings po, congratulations. No more pain, no more sorrow. You are now sa sabakan, no? Na you are now with your Creator, no? To Darwin Tan, God bless you. Salamat sa buhay mo. At naging mabuti kang kaibigan. At to your family, God bless you po. Yes, to Sweet, we keep on praying for you. Yes, to Pastor Charlie Notarte, magandang umaga po sa inyo dyan. And also to Grace Notarte, magandang umaga din po sa inyong lahat, no? So
Sino pa bang nandito ngayon na hindi natin nababati? Okay, baka may bago, no? To my Kizian, good morning also. Yes, kay Tessa, good morning din po sa inyong lahat dyan. Okay, so tuloy-tuloy po tayo sa umagang ito. Toronia Nazarino Arsina, magandang-magandang umaga din sa inyo dyan sa may Panabo, no? Sa Santo Niño Elementary School, sa mga teacher po dyan. God bless you po sa inyo dyan, no? Sa kay Brother Ronia. Sa kay Nazarino Arsina, magandang-magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Isang awit na lang, and then pupunta na po tayo sa ating meditation sa umagang ito. May isang awit dito. Saglit, ah. Why have you chosen me? Ano ba? Ah, ito. The Lion of a Million. Okay. Okay, pakinggan natin ito. The light in the millions morning. I couldn't see the sunshine through the shadow. I couldn't seem to find a soul to care.
Praise God, the light in the morning, light of a million mornings. Hindi natin kaya po yun, no? Kasi si Sandy Patty po ang nagkanta niyan. Masyadong mataas. Yes, and good morning po sa kay Pastor Bong. Oh, Pastor Bong Gunaw, Pastor Rodel Gunaw dyan po sa Muriones sa Tondo. Magandang magandang umaga po sa inyo dyan, no? Kasama ang kanyang magandang asawa at ang kanyang anak. God bless you po sa inyo dyan. And also to Christil Arias Revelegia. Good morning naman po. Doon naman po niyan siya sa Negros Oriental, no? Good morning po sa inyo diyan. And also to Brother Frederick Tabuhara, magandang magandang umaga po sa inyong lahat diyan. And also to Ma'am Ging Tumugdang, happy Monday, na late ka ma'am. And also to Pastor Titus, God bless you po sa inyo dyan, no? Sa Pastor Titus Tumugdan dyan po sa Fundamental Baptist Fellowship o Fundamental Baptist Church of Lagao. Maayong agagin sa inyo tanandera. At i-greet ko po ang baby ni Tisa Edem na si Atara. Good morning sa kay Atara dyan po sa Kaapis, sa Rojas. Good morning po sa inyong lahat dyan. Okay, punta na po tayo sa ating meditation sa umagang ito. At ang ating meditation po ay nasa Psalms 124 na po tayo. Okay, Psalms 124. Sino bang ating babatiin dito? And also to my classmate sa high school, si Nestor Gaurana. To Nestor, may agagin sa imo dira, no? Ara ka sa sipalay ngayon, karon Nes. To Gaurana family, maayong agagin sa inyo tanan dira, no? And God bless you po. And again, to Tumugdang family, dyan po sa Jensan, sa Fundamental Baptist Church of Lagao, good morning po at sa ating pong mga kapatiran po dyan. Psalms 122 po tayo, babasahin ko po ito para sa inyo. I was glad when they said to me, let us go to the house of the Lord. And now, here we are, standing inside your gates, O Jerusalem. Jerusalem is a well-built city. Its seamless walls cannot be breached. All the tribes of Israel, the Lord's people, make their pilgrimage here. They come to give thanks to the name of the Lord, as the law requires of Israel. Here stand the thrones where judgment is given, the thrones of the dynasty of David. Pray for peace in Jerusalem. May all who love the city prosper. O Jerusalem, may there be peace within your walls and prosperity in your palaces. For the sake of my family and friends, I will say, may you have peace. For the sake of the house of the Lord our God, I will seek what is best for you, O Jerusalem. May the good Lord bless the reading of His word this morning. Ang title po ng ating meditation, A Place of Prayer and Praise. Yan. Ang lugar kung saan tayo makapagdasal at makabigay ng papuri sa Diyos. Sabi pa nga, are you glad when it's time to go to the house of God to worship? Are you excited when Sundays come? No, nung mga hindi pa tayo na sa pandemic, na okay lang na dumami ang mga tao sa simbahan. As a believer, as bilang isang anak ng Diyos, are you excited? Are you glad? Are you enthusiastic? Na wow, Sunday na naman, Lord, salamat. Makapunta naman kami sa simbahan, makapag-worship naman kami, maka-fellowship naman kami, at makinig naman kami ng iyong salita, Panginoon. Di ba? Are you really happy when on the Lord's Day or any other day you can go to church? Kumusta po ang ating celebration? The moment that makikita po natin ang araw ng Linggo. Oh, na para bang pagdating tinitingnan mo palagi ang kalendaryo at wow, malapit na ang pula. So the psalmist was, sabi niya sa verse number 1. Yes, good morning to Tisa and to your baby. Sino ba yun? Si Ataram? Ano ba? Ataram ba yun? Saglit ha. Tingnan ko muna. Si Atara pala. Si Atara. No? Ang anak niya ni Tessa. Doon po sa Kapis. Sabi sa verse number 1, let us go into the house of the Lord. So we worship the Lord privately as well. Not only during Sunday. No?
Hindi lamang po sa araw ng Linggo. I trust that every day you read His Word and pray and worship Him. So bilang mga anak ng Diyos, Christians belong to each other. Tayo pong mga magkakapatid sa Panginoong Hesukristo. We are the sheep of God's flock. We are the children in His family. And we should want to worship Him together. Diba? Yan po ang mga anak ng Diyos. Sabay-sabay na magsamba, sabay-sabay na papurihan ng Panginoon. Kasi po, mga sheep tayo ng Panginoon, mga karnero tayo ng Panginoon, because He is our great shepherd. We belong to one family dapat. Hindi nga dapat mag-away-away ang pamilya. Kung meron naman mga tampuhan, minsan normal po sa pamilya. Pero pag isang taon na, wow, abnormal na po yun. So the house of God is a place of praise. That is number one. A place of praise. Verse number 4 talks about the tribes of Israel going up to give thanks to the name of the Lord. Yung tribo ng mga ang tribes of Israel, pinupuntahan nila po ang Jerusalem, the place of worship, the place that we could that they could praise. Lahat po sila yan. And we also go into the house of God to praise Him. And how much we have to praise Him for what? We should praise Him for what He is, for who He is. Sabi pa nga ni Charles Spurgeon, palagi niya pong sinasabi that Christians are prone to write their complaints in marble and their blessing in the sun. No, nakakalungkot po yun, di ba? Si Charles Spurgeon, the prince of the preacher, ang sabi niya, tayong mga anak ng Diyos, we are fond of writing our complaints sa marble, but the blessing, we write it in the sun. Di ba? Kasi kung sa buhangin mo sinusulat yan, talagang mawawala yan. So, we are children of God. How soon we forget what God has done for us? Tayong mga anak ng Diyos, minsan nakakalungkot, no? Minsan nakakahiya din. Ulyanin tayo palagi basta sa blessing ng Panginoon. Madali nating makalimutan. Pero yung ang mga reklamo natin, pabalik-balik natin sinasabi sa Diyos. Diba? So how soon we forget what God has done for us? Nakalimutan na ba natin kung anong nagawa ng Panginoon sa atin? May bagay lang na hindi pa sinagot ng Panginoon, reklamo ka ng reklamo ka agad, di ba? So the next time you go to church, praise Him for all He has done, not of what you have done. Binabilangan mo kagad ng Panginoon, Lord, hindi mo pa sinagot ang aking pangakuan, ganito naman Lord, faithful ako sa church, nag-attend ako ng prayer meeting, nag-join ako ng choir, at nag-witnessing din po ako, nagpipray ako Panginoon, tatlong beses sa isang araw, nagbabasa ako ng Bible, tag 100 verses sa isang araw. Wow, kung makapagsalita, parang may utang na loob ang Diyos sa iyo. Para bang may kulang ang ginagawa ng Panginoon sa buhay mo. Yan. So, a place of praise. At ang pangalawa na makita natin, that God's house is also a place for prayer. Not only that the house of God is a place of praise, but a place for prayer. In verse number 6, the psalmist says to pray for the peace of Jerusalem. At alam natin ngayon, literally talagang mayroong gulo doon po sa Israel. So we should pray for Israel. And also we should pray also sa kalaban ng Israel. Kasi minsan ang pinipihanan natin yung Israel, pinipihanan din po natin yung ano na, no, yung Palestinians na mayroon ng peace doon po sa Middle East. So I hope you are praying for God's people, Israel, and for peace in Jerusalem. And I hope you also praying for peace in your congregation, in our community, and for those who are in authority. We need to pray for them. That is why we need to pray for our government. Instead na magreklamo ka sa kapalpakan ng gobyerno, why not pray for our president? Why not pray for our leaders? Na sana po makilala din nila ang Diyos bilang kanilang tagapagligtas at only Savior. So instead na magreklamo tayo, wala tayong maitutulong. Why not kneel down and pray for them? Katulad ito ngayong minsan nadadala tayo sa mga ng ating mga puso.
Oh, hanggang ngayon wala pang vaccine, yung mga reklamo ng iba. Ayaw ko magpa-vaccine kasi delikado po 'yun. Ganun-ganun na lang. It is always your choice. So we should pray for our community, we should pray for our leaders, we should pray for our pastors. Our congregation, na sana walang gulo sa loob ng simbahan, nakakahiya. Diba? Tayo lang po nag-away-away doon. So, we also pray for prosperity. Let us pray for that. The riches of grace are spiritual blessings. Sabi nga sa verse number 6, may they prosper who love you. Yan. We need to pray for prosperity. Hindi po masama ang pag-pray na, Lord, sana okay naman po sana kami, no? Lord, sana tulungan mo bang kami na dumami pong pera namin, no? So, may the prosper who love you. The psalmist also pray for God's people. For the sake of my brethren and companions, I will now say, peace be with you. In verse number 8. We should be praying for God's people and seeking good for them. Oh, wag na natin silang awayin. Wag na tayong maghanap ng away. Kasi ang naghahanap ng away, yung kalaban natin, ang diablo. Kasi yun ang gusto nila. Palaging mayroong praksyon, maraming mga gulo palagi. No? Yun ang gusto nila. But tayo po mga anak ng Panginoon, we should be peaceful. We should be peaceful loving people, di ba? Because we have the Lord Jesus Christ in us. So, because of the house of the Lord our God, I will seek your good in verse number 9. Is a church a place where you are excited to visit or to be there always? Yes, because that is a place of prayer and a place of praise. Do not take your privilege of worship for granted. Do not take for granted for that. Because darating ang panahon na hindi na tayo makasimba. God's people should gather to praise Him and to pray for Him. To pray to Him, should I say. God's people, ang mga anak ng Panginoon, dapat po ay magbuklod-buklod tayo sa pagbigay ng papuri sa Diyos at sa pagdasal sa Kanya. So when you do this, you become a vehicle through which God can give His peace to others. Sana Panginoon, sana kapatid, sa umagang ito, makikita natin na ang lugar kung saan makapagdasal tayo at mabigyan natin ng papuri ng Panginoon ay maging active ka po doon. Di ba? Because when we do this, we become a vehicle or tools or instrument to which God can give His peace to others. Gagamitin ka po na maging peaceful ang ating paligid because ginagamit ka ng Panginoon to reach out those people who doesn't know the Lord. Okay, so thank you so much for that. And also to Ma'am Jennifer Hugo, dyan po sa Kabanglasan, sa Surigao, sa Bukidnon po, magandang umaga po sa inyong lahat dyan. And also to Pastor Joshua Zawala, magandang umaga din po sa inyong lahat dyan. Okay, pupunta na po tayo sa ating prayer time at pakinggan natin ang ating awitin sa umagang ito. Turn your eyes upon Jesus. Samahan niyo po ako. Upon Jesus, Lord.
Panginoon, sa umagang ito, lumalapit kami muli sa iyo. At nagpapasalamat muli sa bagong umaga, sa isang araw na dinagdag mo po sa aming mga buhay. Lord, salamat po. Dalaygon ikaw, Ginoo. Dalayawon ang imong ngalan. Papuri, Lord, ang iyong pangalan po. Lord, sa umagang ito, sinasamahan kami, Panginoon, ng aming mga ka-insiders sa umagang ito. Lord, I pray for the Bagayon family. I continue to pray for Ma'am Jocelyn, Ma'am Josie. I pray, Lord, that you should bless her. Ang kanyang pamilya, si Abby na nasa Maynila na rin, nakabalik na po. I pray, Lord, that you should bless this family. It is you who see their situation, Panginoon. Palakasin mo pa, Panginoon, ang kanyang panampalataya sa iyo at mananalig sila sa iyo. O Lord, provide their needs. Lord, also praying for the Induyon family. I pray, Lord, that you should bless them, Lord. I pray, Lord, that your name will be glorified in their midst. Sa trabaho ni Sir Jolios, bilang isang in-charge sa mga clinic ng Lingig. Ingatan mo siya, Panginoon, as he drive sa kanyang motorbike. I pray also, Lord, for Ma'am Jinky Induyon. Alam mo po ang kanyang mga kararamdaman sa katawan, Panginoon. At alam ko, Panginoon, na ikaw po ang makabigay po ng lunas at mapagaling mo siya, Panginoon. And even for the children, dalawang niyang anak, Panginoon, na naghihintay na makasakay po ng barko, nakatrabaho na rin po, Panginoon. Also to Jen, nakatrabaho bilang isang nurse po sa Butuan. And also to Josh. And all the brethren there, Panginoon, sa Lingig, Fundamental Baptist Church, I pray, Lord, for them, their pastor. And all the members, Panginoon, si Pinky Iligan, Panginoon, also praying for her and her kanyang pamilya din, Panginoon. Pastor Joseph Apostol at si Ma'am Alma Apostol, Panginoon, also praying for them doon po sa Dasmariñas, Cavite. I pray, Lord, for your blessing. I pray, Lord, for the strength that they need. Also praying, Lord, for Manang Nining Balsomo La Torilla. I continue to pray for her, Lord. Have mercy on her and to her children also. Also praying, Lord, for Jerly Balsomo. And also to Janjan, Lord, I pray na pagalingin mo po si Janjan. For Manong Jerry, si Manang Noli, and all the rest sa mga Balsomo family, Lord, ingatan mo po sila. Also praying, Lord, for the Velasco, the Tabuhara family doon po sa Semirara Island, sa Kaluyan, Digi, si Sister Daisy and si Brother Frederick Tabuhara, si Ibeth, I also praying, Lord, for them. Bless this family, Lord. Bless their relationship with you. Also praying, Lord, for Brother Gene Mangana, who celebrated his birthday the other day. I pray, Lord, for blessing to his family and all the brethren there, Panginoon, sa dalawang church, a new journey, at saka sa Semirara Fundel Baptist Church. Pastor Kapagi and his family, the Coronel family, also praying, Lord, for them. Bless them, Lord. Also praying, Lord, for Ma'am Sally Edem doon po sa Toronto, Canada. I pray that you should bless her, Lord. Your provision be upon her as she work. Kanyang mga anak, Panginoon, I'm so praying for them. I'm so praying, Lord, for Maninoy Felix Oximia Jr. and Maninoy Luz. I continue to pray, Lord, for them. Bless them, Lord, and their children and ang mga apo, Panginoon. Continue to use them mightily, Lord, sa iyong gawain. I'm so praying, Lord, for the Entiero family, si Pastor Dime and his family doon po sa Guimaras. I pray that you should bless the church, ang kanilang pamilya, Panginoon. Also praying, Lord, for Pastor Alan Lauresta doon po sa Dinandan, sa Inigaran. I pray, Lord, for his family. I also pray, Lord, for our Bible school there. Pray, Lord, for ang fellowship, Negros Fellowship Baptist Seminary, Panginoon, sa Bilubitoon, sa Inigaran. The faculty and staff, Pastor Magaso, Pastor Mata, and Pastor Vidal.
And all the stakeholders, Panginoon, bless the Lord ang Board of Trustees under the leadership of Pastor Lori Escanlar. Bless the students, Panginoon, maybe doing online or face-to-face. I also praying, Lord, for Ma'am Jovelyn Kilat Furones doon po sa Palawan, Panginoon. I bless his family, her family, kanilang ministry, Panginoon. Ingatan mo po sila. I also praying, Lord, for Ma'am Lolaini Istanislao doon po sa Iloilo City. I pray that you should take good care of her and her family too. I also praying, Lord, for Mama Zini Zigondo doon po sa Macau. I pray that your name will be glorified in what her doing. At I give her strength, Panginoon. And also to Pinky Iligan, Panginoon, doon po sa Lingi. God bless her, Lord. Kanyang pamilya. Kanyang mga needs, Panginoon. I also praying, Lord, for Ihada Gina Dapar, Panginoon, na mailipat siya, Panginoon, doon po sa isang ward sa mga na nakakalungkot na he was been natamaan siya, Panginoon, ng COVID. But I pray, Lord, na mapagaling mo siya, Panginoon, gamitin mo ang mga supplement, ang mga doctor, Panginoon. And also si Pastor Dapar. And other kids, I've been also praying, Lord. I also praying, Lord, for Kuya Ting Tubal doon po sa Luwakan at saka si Abby at na natamaan po sila ng COVID, Panginoon. At nananalig kami, Panginoon, na mapagaling mo po sila. I also praying, Lord, Pastor Charlie Notarte. I pray, Lord, that you should sustain him, Lord, sa kanyang mga na nafe-feel ngayon. Si Ate Beth, I also praying, Lord, for her. I also praying, Lord, sa ministry doon po sa church. I also praying, Lord, for the Oceanic Container Line under the leadership of Sir Jewel Go. I pray, Lord, for all the people na kasama niya bilang CEO ng kanilang company, mga barko nila, Panginoon, and more clients for them. I so praying, Lord, for your provision. Our OFW, Panginoon, si Irene Layo sa Hong Kong, si Margie Kalinawan sa Hong Kong din, Panginoon, si Josephine Monteclaro nun sa UAA. I also praying, Lord, for her. And also to Marcio, Brother Marcio Monteclaro dun po sa Nigeria. And all na hindi ko po mamimension. I also, Lord, praying for all the pastor's family and their friends. Pastor na Brother Nelson Rafos, also praying, Lord, for free him and his family. Si Bing Berdos, also praying, Lord, for her and her daughter, Panginoon. Lord, salamat. Pastor Tabamo, and his family, si Casey saka si Brian sa kanilang preparation sa kanilang kasal, si Cherry sa Lili, Panginoon. Oh Lord, be merciful to them. Also praying, Lord, for the family of late Kagawa da Darwin Tan, Panginoon, doon sa Arbutuan, si Sweet saka si Kim. Alam ko, Panginoon, the feeling na maiwanan ng kanilang mahal sa buhay. But I know that Darwin is now safe in your arms, Panginoon. So Lord, bless them, Lord. Pastor Mimi Bacomo, also praying, Lord, for her. The Notarte family, si Grace saka si Ferdinand, I pray, Lord, for them. God bless them, Lord. Doon po sa Bindoy, Negros Oriental. I also praying, Lord, for my classmates, si Nestor Gawarana. I pray, Lord, that you should bless him and his family, Lord. Take good care of them. I also praying, Lord, for Ma'am Ging Aban Tumugdan and Pastor Titus doon po sa Jensan. Bless them, Lord. Ingatan mo po sila. Kahit si Shem na nasa Iloilo City, ingatan mo din po siya, Panginoon. I also praying, Lord, for Tisa Idem. I pray that you should bless her, Lord, and ang kanyang baby at ang kanyang hubby, Panginoon, ang kanyang asawa na nasa Maynila, Panginoon, ready to go bilang isang seaman, Panginoon. Take good care of them, Lord. Provide also the needs. Si Pastor Joshua Azuela and Manang Jo, bless them, Lord, also, Lord, and DMI. Continue to bless them. Pastor Randy Ritisa and the Ritisa family, Panginoon, I pray, Lord, for them doon po sa new Dio del Pilar, Panginoon. Ingatan mo sila, Panginoon. Sustaining grace for them. So praying, Lord, for Pastor Richard Santonia and his family, si Beth, si Ramram, si Hart, at ang ministry, Panginoon, doon po sa Magsaysay Pudimental Baptist Church sa Carmen. I so praying, Lord, for Ma'am Rosaline Bagay. I continue to pray for her, Lord. Take good care of her. Kanyang mga clients na sana marami din, Panginoon, at ang kanyang pamilya at ang kanyang mga bata, Panginoon. I pray, Lord, for them. I so praying, Lord, for Ma'am Jennifer Hogo, Panginoon. I continue to pray for her sa kanyang trabaho sa araw-araw, kanyang pamilya, Panginoon.
O Lord, alagaan mo po siya. I know that you is always there, Panginoon. I pray also, Lord, for my family. I pray that you should bless my wife. Ang kanyang work bilang isang teacher, Panginoon, online. I'm also praying, Lord, for Little Lamb Schoolhouse. I pray also, Lord, for Casey, sa naghihintay sa Panginoon ng kanyang appointment parang galing sa DepEd. Lord, ibigay mo na po. And also to Ading Karen sa kanyang klase, ingatan mo rin po siya, give her wisdom. And also to Mats and Jem, sa kanilang trabaho din, Panginoon, si Mats na going to Tagum this morning sa pagbisita ng mga project nila, Panginoon. Si Jem, na sa kanyang trabaho bilang sa online, ang kanyang aming apo, si Ate Peebles, si Ading Nice. Oh Lord, bless these two kids, Panginoon. Also praying, Lord, for the Matuti family. Continue to pray na yung mga ang pag-share ng salita mo, Panginoon, doon po sa kanilang area sa Katigan. I pray, Lord, na there will be peace within. I pray also to John Dave sa kanyang pag-aaral online. So praying, Lord, for Delmar sa kanyang trabaho, si Dan also, and to my kumari, si Kumari Marilyn. Oh Lord, be with them. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. At ang aming mga ka-insiders na nakasama po namin ang ministry doon po sa Moriones, sa Tondo, Pastor Bong Gunaw and Pastor Larry San Pedro, si Pastor Salde, and all the believers there, Panginoon. Bless be with them. Ang mga pamilya, Panginoon, ang provision. Ito po ang aming insight from His Word, the provision, Panginoon, na tuloy-tuloy na i-provide mo, Panginoon. Salamat. Salamat, Panginoon. Thank you for your kindness and faithfulness to us. So Lord, we commit everything to you today. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, thank you for joining us this morning. At muli po, isang maligayang umaga po sa inyo. Araw ng Lunes, yes to Tessa, good morning. Thank you so much, you're welcome. See you tomorrow. And all the believers, and also to Sister Rhoda Gatilogo Velasco na sa Marikina, thank you so much din po. I don't know kung nandito ka ngayon, but God bless you po. At muli po, Lord willing, kita-kita tayo bukas po, ha? At samahan po ta at samahan na niyo po ako. Yes, to Mama Ging Aban Tumugdan, good morning and yes, welcome po. And also thank you for joining us this morning. When answers aren't enough, there is Jesus. God bless you po and I love you. Ingat-ingat po tayo sa umagang ito. This valley that lies coldly before you cast a shadow you cannot overcome. And just when you thought you had it all together, you knew every verse to get you through. Answers are
Brother Ronaldo Moises Weta, good morning din po sa iyo dyan. Thank you and God bless you po. See you tomorrow.